So basically, just to clarify, ito yung talagang original na bidet. Okay? Yung tinatawag lang natin na bidet is just the sprayer. Usually, nakasanayan na lang natin siyang tawaging bidet. Bidet, pero sprayer, sprayer lang ang tawag doon. Pero ito ang bidet talaga. Yan ang bidet talaga. Oh, see? Meanwhile, nakikita nyo lang to sa mga ultra high end. Kapumpangan kasi. High end! And welcome back to another episode of Unbox Properties PH Open House Tour. So today, medyo malaki-laki yung house na i-house tour natin. That's why my husband is here. So, tutulungan niya ako sa pag-house tour. So, sa sideline muna tayo ulit ng pag-house tour. So, hi ka muna sa mga... Hi sa mga fans ko dyan. So, nag-hanap sa'yo. Mga nag-hanap sa akin, dito ako ulit. Kailangan kumita. So, this house is a bungalow house. So, start natin sa size ng property. So, the total lot area is 1,565 square meters. So, it's really big. Mm-hmm. And then, the floor area is 432 square meters. I'm so excited to tour this house kasi sobrang maganda siya sa loob. Even this one is, it's not brand new. It's 2 years old house. Mm. So, let's enter the house. So this one is your service gate going to your front garden, and then on this side is your 3-car carport, and mind you guys that this one is an automated gate. So okay. Na-mention mo kanina bungalow siya, no? Yes. First impression ko is parang clustered planning siya. So basically, hindi siya linagay lang sa isang space yung building footprint niya, but basically scattered all around the whole area. Mm-hmm. So magandang planning to kasi well ventilated and maraming space para sa landscaping. So halimbawa itong walkway na to, instead of using it as additional carport, yeah, so meron pa tayong provision for nipa huts and other amenities ng property. So tsaka perfect ito dun sa mga naghahanap ng, you know, space for their garden, di ba? Hmm. Pwede kang mag-ano dito, mag-tumbling-tumbling beshi. Malungkot yung beshi ko. Ay! Sorry. Pwede. So, yeah. Again, you have this automated gate, 3-car carport, you have a really small Nipa hut right here, and then... Ano to? Well, this house is your... for your guests. So this one is your guest room. So guest house, basically it's separated, no, from the main house. So considered siyang guest house. Yes. So we have 2 rooms. So this is the first guest room. So kagandahan nito, kahit, you know, it's the guest room, yung space niya maliwalas pa rin siya. So you have here your beddings and you have your own toilet and bath. Hindi sila shared. So as in may kanya-kanya silang toilet and bath. And then also they have their own air conditioning unit. So this one is from Germany. Well, yung mga switches and outlets nila is from Germany. It's an automated blind. So kung ibababa mo siya, you just press it down. Oh. You'll see. Ang galing! All throughout the house, dun sa main house, may ganyan din siya. So, additional security na siya. Basically, hindi mo na kailangan ng security grills since meron ka ng automatic crawler na nagsisecure sa'yo ng mga openings or mga fenestrations mo. Mm-hmm. So, dun tayo sa second guest room. So, this one is the second guest room. Parang halos same lang din yung size niya. And again, meron din siyang yung kamukha kanina for the curtains. And then, own toilet and bath. So at least, di ba, separated yung guest house dun sa main house nila. Nice. See? Smart. Yeah, so basically with this lot, di mo na kailangan mag-firewall talaga since meron kang abundant space for detachment from the property line itself. Maganda yung planning niya dahil very limited lang yung ganitong setup na separate yung carport, separate yung guest house, and separate yung main house. Meron din silang CCTV cameras. I think they have 16 CCTV cameras na naka-install sa house. Bilangin ko nga mamaya kung 16. Pag nagkamali ito, bash natin ha. Comment below kung ano gusto nyo i-bash. Ah, by the way,
na-appreciate ko rin yung finish ng wall niya. Mm-hmm. Ang tawag namin dito is parang anay finish or basically meron siyang texture, hindi lang siya plain. Mm-hmm. Much more expensive compared to an ordinary plain white walls. Yung pinaka-effect niya is mas makapal yung coating natin from our wall, so hindi sila mas madaling mag-fade. Mas makapal sila and yung longevity nila mas matagal compared dun sa mga ordinary na plain painted na cement. Low maintenance yung bahay kasi basically pati yung using ng stainless gutters is very ideal since may madalas ang tag-ulan dito sa Philippines. Kahit yung mga ordinary gutters, nagde-deteriorate na mas mabilis compared sa mga stainless like this one. Mas makapal and mas less maintenance. Tama. Good. That's why nandito siya. So this one is Ida. This one is your receiving area. Para siyang one-sided na glazing. Basically, mas magiging visible kung ano yung mas maliwanag. For like example, at night, mas magiging visible yung loob dahil mas maliwanag siya compared sa labas. Alright. So, reflective siya na one-sided glazing. Tapos, yung pinaka-frame niya is high quality na UPVC. So, sobrang bigat. Sumahampas ko kay Hans. Comment below. No! All sliding door and windows is from Europe din. Oh, nice. So, it's quality. Saka yung quality ng mga lock set niya and from the switches. Mm. Yes. So dito, di ba, you still have space right here. So same sa ginawa nila, they have shoe rack. So let's proceed dito sa door na to. So this one is your powder room. So same din yung fixtures na ginamit, no, from Germany din yan. Ganda. So you have your water closet, your sink. At ganda saka ito pa, yung mga doors niya. So mapapansin mo yung mga doors niya, same lang din lahat. So from Germany din ito. Oo nga, amoy German. Tapos meron siyang mga silicone buffer. Para kahit mabagsak man lang din, hindi sila maingay. Di ba? Yeah. Galing. From Germany. Amoy German. Then this door naman is, as per owner, this one is their maid's room. Well, maid's room pa lang, di ba? Malaki na yung space. Pero for now, ginawa nilang guest room. And then this room has its own toilet and bath as well. So lahat, meron din silang ganito. Ano man, parang roller or blinds yung tawag? Yeah, just parang automatic na security rollers. Kasi basically, kung nakikita nyo, malalaki mga opening and they need protection. For like example, typhoons or heavy rainfall. Mm-hmm. So ayaw natin na mag-cause yun ng tubig or yung hangin pumasok sa loob ng bahay just in case. So naglalagay ng mga ganun for added protection na rin. Okay. Mahal nga lang. Yan lang. Ang sabi pa nga ni owner, wala pa daw sa Pilipinas wala na ganyan. Pa. So, di ba? So, if you're going to buy this house, kayo lang ang meron na ganyan dito sa Pilipinas. Tsaka yung mga door niya is laminated door. Yeah, it's laminated, no? Laminated door. Mm-hmm. Oh. So, we're now going inside. Okay. So, welcome to your living area. Area. Ganda, di ba? Living space, basically. Kasi, yeah, so it's an open layout. So, you will see already the living, dining, and the kitchen. So, this one is your really nice sofa. It's really big. It's very spacious. And you also have this 85 inches television. Di ba? Sobrang laki ng television niya. You have this really nice drop lights. And also, as you can see, these glass panels, the sliding doors, is meron din yan. So, tsaka sobrang quality ng mga UPVC glass niya. Mm-hmm. Basically, oh, laki pala dito, ano? Yes! Later na yan! Later na yan! Sorry. Excited si architect. Sorry. And then this one is your 10-seater dining table. So this house is really for a big family, di ba? Mm-hmm. Tsaka open planning yung layout niya kasi dahil as I've mentioned earlier, you have the abundance of space. Ang galing pa ng pagka-planning niya dahil wala ng partition. Customized rin yung mga furnitures niya, I think, kasi dahil sa laki ng space, kailangan mong mag-fabricate ng sariling furnitures para sa ganitong dimension ng bahay. Tama. And also, as you've noticed, you have 3 air conditioning unit from living, dining, and sa kitchen. Now, this one is your really nice kitchen area. So you have this island counter, you have this induction range hood, that's Galaxy Quartz, ganda, may mga glitters. Yan, so it's very quality din, no? Mm-hmm. Tapos ito, Bosch. So I think this one's a German made din. So high-end din. And then yung kagandahan pa dito, Orcs, talagang super functional yung kitchen na to eh. So tingin mo ba, ano to? Rep.
Ang galing na naman. Well, this one is your refrigerator. So it's very minimalist, 'di ba? That one's a built-in ref. So yeah, basically, it's a built-in ref. Yung cover niya, pwede mo siyang lagyan ng cabinet. Uy, nakikla din siya, so hindi niya alam. Hindi niya na-detail 'to. Okay. Yeah, so it's very simple. Sabi nga ni Art, it's very minimalist. So walang clutter, 'di ba, no? Malinis siya, and mind you, this one is 2 years old na house. Since pero minimal siya and very contemporary yung design niya, it's a timeless piece, or basically, it's a timeless house na kahit years to come, pwede pa rin siya, or makukonsider mo pa rin siyang modern. Ganda. Yes. Ito ba, my loves, meron din silang dishwasher. So, it's very convenient to use it. And then, look at the sink. Diba? Super quality. Look at the sink! Lahat na nakikita ninyo, appliances, furniture, yan, kasama lahat yan sa sale. Just except the personal belongings of the owner. So you have the oven, the microwave, this coffee machine. So kung sa mga curious kung saan gawa yung roller natin, they are basically made from steel sheet or talagang matibay siya, hindi siya gawa sa plastic. Talagang kaya niyang i-cater or kaya niyang i-withstand kahit magkaroon ng strong typhoons dito. So this one is the pantry. Oh. Yan. So, meron din siyang refrigerator. Oh, hulaan mo ano to? Oven. So, you have refrigerator right here, more cabinetries. But if you get this house, pwede naman if you want to use it as so, your dito storage. Pala makikita mo na yung influence ng Western type na dirty kitchen. Kasi usually sa traditional Asian type dirty kitchen, they usually put on the outside, nearby the carport. But on this specific type of house, malapit siya sa formal kitchen or chef's kitchen. Yes, yung pinakita ko, gusto ko rin siya mapakita to. Parang additional pantry. Pull-out pantry. Pull-out pantry. So, this one is your informal kitchen area. Ito pala yung dirty kitchen natin, hindi yung kabila. Yun pala is the pantry. So, if you notice, hindi tinipid yung materials from the dirty kitchen up to the formal kitchen. Same countertop material. Cabinetries, doors. And all the fixtures are all the same. Yeah. So, walang downgrade na nangyari from the main kitchen at to the dirty kitchen or the service kitchen. Sa Philippines lang naman may tawag na dirty kitchen, pero sa iba, informal kitchen ang term. Yeah, informal kitchen. Mm-hmm. So, this one is your laundry area. Oh. So, you have your washer, dryer, and then... Kasama na rin itong mga appliances. Yes. Kasama na yan. Dalawa lang ito. Dapat dalawang yes yan. Yes. So, ito naman yung para sa sampayan nila. Oh. So, kasama na din yan. So, kapag umulan, di ba, at least meron silang space dito. Nice. Ang galing. Ang galing. Tara, ikot tayo. Ikot tayo. Okay, sige. Since you can see, no, pati yung mga grass nila, super maintained din. Well-maintained pati yung grass. So, makikita mo. Alam mo, well-maintained yung bahay kapag yung lawn niya is very healthy and very well-manicured. So, dun palang plus points na yon na alam mong inalagaan ng bahay. Yes. Kaya ang ganda ng design ng pool niya. As you notice, meron siyang parang trench drain dito all throughout. So, kapag nag-spill over yung tubig, hindi tatamaan yung mga supposed to be dapat dry area. Tapos, yun, I think that one supposed to be the shower area. Tapos, yun. Yun yung para sa mga cleaning materials or mga garden tools. Dun nakalagay. So, sobrang laki yan. Tinuturo na lang natin. Ibibirol na lang yan. So, yung property, I think, is a corner trulat. Yes, corner trulat siya. Corner siya na nasa end ng isang block. But basically, meron pa rin siyang access sa harap and likod. Prime lot to. Meron pa tong guardhouse dun sa side dun. Hindi lang namin na B-roll kasi nga nandun yung guard. But this one has a guardhouse. Ah, this property itself, meron siyang... Yes, dun sa gilid dito when you go outside. Ah, kasi you have 2 exit eh. That one. Nice. And then this one. Mm-hmm. So tara, punta pa tayo dito. Libutin natin yung house. So imagine you have this really big pool. You can throw a party right here, diba? Di mo na kailangan maganap pa ng venue, ng place. Then this one pala, hindi lang siya nakabukas. Ang sabi lang ni owner, this one is the dirty kitchen or parang kitchen ng mga maids nila para they can cook there. Tapos, ito namang door. This one is just a storage room. Nakalock lang siya. Ang laki ng space ng bahay, no? And it's very functional. So, again, you also have this another nipa hat. Ito po kung feature natin. Ito po, yung mga pako po dyan, ginto. Ay. Hindi yan. Ay, tapos ito pong net na to. Gawa po ito sa kaliskis ng dragon. Marami pa tayong... Ay, sorry. Medyo malaki-laki itong bahay na to. Ah, meron pa?
another space. So, ito ginawa nila, when you get this house, pwede kayo magtanim ng mga vegetables, mm-hmm. 'di ba? Kasi so, I think siguro nung pandemic yung current owner nito nung nainip, nagtanim ng mga fruit bearing or mga vegetables dito. Yes. The neighborhood itself, very quiet and peaceful. Yes. So, since diba sabi ko nga sa inyo, this one is located inside a gated subdivision. So, we still have door right there. That one is the outdoor toilet and bath. For the guest, syempre, meron tayong swimming pool. Hindi mawawala yan. Ganda. Okay, so wow. This one is your lanai area. So, this is really nice. You have this outdoor furniture. Ano masasabi mo dito, Mylan? Mm. They are outdoor furniture made from plastic but mm-hmm. basically inspired from a rattan. Mm-hmm. So, mas low maintenance sila compared from using organic rattan. Uh-huh. Pero they do the job. Yeah, yung feel na parang nasa resort ka lang and all. Oo nga eh, 'di ba? Yung sasabi ko sa inyo, like for example, 'di ba, kung may party kayo, pwede mag-set dito even it's raining. Yeah, pati yung mga switches nung mga ceiling fans nila is incorporated with the German yeah, switches. Yun, ano yun? Well, that one is the access going to your master ensuite toilet and bath. Mamaya papakita ko sa'yo yan. Excited kayo. Eh, di pakita mo kung sino ka. Okay, this one is the additional extension for your dining area. But basically, as you can see, the design for the glass or the fenestration, it opens up to extend the inside and the outside. So, kung bubuksan mo to, tapos meron kayong gathering, parang nag-times 2 yung space nyo, and talagang pwede mag-accommodate ng, I think, give or take, 30 to 40 packs. Tama. So, it's really perfect for gatherings talaga siya. Okay, so, this one naman is your outdoor service area or your kitchen area. So, as you can see, meron ka ding mini ref. So, para sa mga guests natin, di ba, you can have drinks, pwede kang magluto dito, you can have your barbecue area. Mm-hmm. So, di ba, imagine you have this really nice house. 6 hours later. Okay, so excited na siya, tinuturo niya na itong master bedroom yan, no? No. So, this one is the door papunta sa mga rooms natin. Also, basically, hallway siya na nag-incorporate ng door just to seclude the private and the public spaces. Yes, exactly. So, this is the room. Dami pa pala. Kala ko naman, patapos na. Diba? Sabi ko na sa'yo eh. Kaya itong si Hans, napagod na din siya. So, it's a very spacious room. Kasyang-kasya yung king or queen. So, ganito pa lang, I think ito na yung mga standard sizes for a master bedroom. Oh. But on this one is just a common room. Yes, yeah, no? Common room. Tapos meron silang fire alarm, ACU, and suite toilet and bath. And same, meron din silang roller. So, aside from that, meron din siyang sariling cabinet. Yun. Diba? Okay, so this one is another storage room. Oh. Mm-hmm. Pero lagyan sila ng mga shoes. Tsaka yung sa CCTV. And then that one is another room. Same dun sa kaninang... So basically, mirror lang sila. So again, you have this really nice window, air conditioning unit, cabinet, and then own toilet and bath. See? Super quality. At saka ito pa, my love. Yung mga doors nila, ang nagastos daw dito is nasa 3 million na. Mukha nga, kasi nga doon sa itsura pa lang ng mga door nila. Mm-hmm. From the door jamb and the door itself. Mm-hmm. And the lock set. Sobrang quality. So this one is your... I think office. Tama, tama. Niling. Office area. Or pwede rin maging study room to. Pwede. Kids ka. Ayan, meron din siyang roller. Kasi lahat ng rooms hindi tinipid. So this one is your master bedroom. So meron siya sariling patio overlooking dito sa neighborhood natin. Mm-hmm. And then that one sa likod mo is your walk-in closet. Yan. Okay. Okay, now this is your ensuite toilet and bath. Nice. It's really big. You have here your really nice bathtub. And then, ito lang yung banyo or yung ouster natin na merong air conditioning unit yung banyo nila. Mm-hmm. See? You have air conditioning unit right here. You have your his and her sink. So, oh. Yes, that one is your separate. Separate yung water closet at saka yung shower space. So basically, just to clarify, ito yung talagang original na bidet. Oh,
Okay, yung tinatawag lang natin na bidet is just the sprayer. To clear things out, ito yung right term na pwedeng tawaging bidet na nearby dapat sa mga water closet natin. Usually, nakasanayan na lang natin siyang tawaging bidet. Bidet, pero sprayer, sprayer lang ang tawag doon. Pero ito ang bidet talaga. Yan ang bidet talaga. Yeah, see? So, yun yung kanina tinanong ni Art, no? Kung ano daw door yun. Yung sabi ko, yung access siya going to your lanai area. Mm-hmm. So, very smart move. Kasi yes, basically, for example, you're the homeowner or ikaw yung naka-stay sa master bedroom. Basically, meron ka ng direct access to your CR. Upon after your morning dip, retso-retso ka na dito sa may CR mo. Tama. Ang galing, yeah. No? Galawang mayaman, di ba? Galawang mayaman talaga. Ang ganda talaga ng house. So, ito naman yung shower space. Tsaka ang ganda ng tiles niya. Talagang, although very plain white lang siya, pero alam na alam mong imported yung finish niya. Siyempre, with your naked eye, very ordinary. Pero once you feel it and you touch it, sobrang very premium nung dating. Ganda. And then, additional pa pala, naka-water filter sila from Onares Water Filter sa Angeles area lang yan. May German, pati yung tiles. So, let's do the recap first na lang. Mas di pa ba ito yung recap? Hindi, para maganda yung ano natin, oh, background. Ano ko, ito na yun. Hindi, yan na yan dapat. Nagbinabuusap lang tayo, nagbabatuan lang tayo ng ano. Bato yung kita lang unang. So again, you have a total lot area of 1,565 square meters. So sabi nga ni Ark is corner through lot siya. So it's really big. And then the floor area is 432 square meters. You have 3-car carport. As you can see, you have guest house. Separated siya, no? Sa guest house ninyo, you have 2 rooms with own toilet and bath. And then sa main house, you have master bedroom with own toilet and bath. 3 bedrooms. Nakita nyo naman, di ba? Sobrang spacious na mga rooms. You have an open layout. So, makikita mo na agad yung living area, yung kitchen, yung dining. So, if you're looking for retirement house, very good to invest for a bungalow house. So, aside from that, this one is located inside a gated subdivision and sobrang lapit niya sa mga establishments like yung SM Telabastagan, schools, hospitals, restaurants. Alright, so if you want to schedule a site viewing, please do message us on our Facebook and Instagram account at Unbox Properties Page, helping you bring out your dream investment into reality. Just call us and we'll make it happen. See you on our next open house tour. Paalam! Hey, thank you for watching this house tour. Don't forget to subscribe to get notified on our latest uploads. Okay, so excited ka naman sa master bedroom? Oh, po! Excited naman kayo? Yes, po! Parang, ito! Oh, ano sasabihin mo sa viewers natin? Mag-subscribe sila, sumama ka ulit. Subscribe pa!